Welcome sa all-time na super sayang online show sa buong universe. Ito ang Showtime Online! Yes, all the time. Yes, hi mga mudlang onliners all over the world. Happy, happy Friday. Thank God, it's Friday. Oh nga, TGIF. Yes. Saan kaya nung prod natin, no? Throwback. Throwback. Mga batang 90s. Flashback Friday. Yes, Friday. Uy, wag na kayo papahuli gamitin ang ating official hashtag for today. Hashtag Showtime, saya all the time. Uh-huh. Yes, and wag nyo nang kalimutan ang imbitahan ng inyong mga kapamilya all over the world na mag-login na sa youtube.com/showtimeonlineuniverse. Yes, pero ito, meron tayong mga early birds. From Arvin Paras, galing sa Twitter. Yung nakisabay ka sa 90s dance fraud ng hashtags, tapos napagod ka din. Sobrang hataw, grabe. Ay, thank you. Maraming salamat. Sa girl trends, di ba? Oo. Sa daming girl trends din, hindi mo nakita. Oo. Madami sila. Ito rin galing kay Lord Zen Lumanog from YouTube. Maayong udto sa tanan, lalo na sa taga Mandaue City. Hello! Magandang hapon po sa inyo lahat. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan. Ito naman, galing kay Chak Chak. Grabe si Ina Raimundo. Never... Nag-fade, ang ganda pa rin. Yes, super. Di tumatanda eh, no? Mm-hmm. Grabe. Oo, eto na nga, wag na natin patagalin pa. Tawagin na natin ang ating unang contender for today na si Raimundo Alvarez. Si Terence Caindoy from Metro Manila. Hello, Terence. Hello po. Hello. Ganda yung shirt mo. Wala or po, polo parang ba to? Polo. Mga kampanya eh. Maganda. Oo. Advance yung sa'yo, ha? Wala oh, pa. Advance. Campaign period, pero nakakampanya na. Pero kwentuhan lang tayo, Raymond. Ah. Taga saan ka ba? Ah, Terence, taga saan ka ba sa Metro Manila? Taga dito lang po sa May Tandansora, Quezon City. Ah. Apo, malapit lang. Malapit lang. Ano pong pinagkakaabalahan ninyo? Bali, sa akong traffic enforcer ngayon, mag-4 years na dito sa Lungsod, Quezon. Traffic enforcer? Yes. Traffic enforcer. Oh. Sa 4 years na yun? Mag-4 years na po. Bali, 3 years and 3 months pa lang po pala. 3 years and going to 4 years. Paano po kayo napasok dyan sa pagta-traffic enforcer? Bali, pinasok ako ng tito ko kasi naghahanap daw po ng mga applicant na mag-a-apply. So, parang naging willing ako. Sabi ko, naging interesado ko as maging traffic enforcer. Oh. Ano ba yung mga ginagawa mo sa trabaho everyday? Ang ginagawa ko madalas is nag-conducting traffic. Halimbawa po, sira yung stoplight. So, ako po yung, may mga kasama po ako at ako, kami po yung nag-aayos ang daloy ng traffic ko. Kasi sila Pero ano try ba yung... mo na bang sumayaw habang nagtatraffic Oo, may nakikita akong sumasayaw. Yung iba, kasi kami minsan, pag sobrang traffic po, minsan nasisigawan. Minsan nasisigawan kami pag... Kaya pala traffic, nandiyan kayo. So, parang masakit siya para sa amin. Sa traffic Ilang oras po ba sa isang araw yung trabaho ninyo? 8 oras kung tutuusin po. Pero may break time po kami na 1 oras. Pag halimbawa hindi po maluwag yung area ko po, hindi po kami titigil at hindi po maluwag. Pero pag tukod-tukod talaga traffic, tuloy-tuloy po yung 8 oras na po na yun. Paano naman po pag sobrang tirik yung araw, 'di ba? Sobrang init noon tapos balot na balot pa kayo. No choice po kasi basta may tubig lang po kami. Kahit mangitim wala pong problema kasi trabaho po namin sa bilang Kuya Terence, alam mo ba, ayon sa Waze, ang Pilipinas ang parang third country na pinakamasamang traffic sa buong mundo. Anong tingin mo ang sanhi kung bakit ganun? Siguro unang-una yung disiplina ng ng mga motorista. Kasi kung walang disiplina yung pagiging motorista mo, kung sabi nating pag dinisregard mo yung ilaw, magkakos ng aksidente. So, unang-una po talaga disiplina sa kalye. Speaking of disiplina, ano ba yung kadalasang nagiging violation ng mga biyahero natin, ng mga drivers natin na nahuhuli niyo po? Unang-una ang pinaka maraming violation po na nahuhuli ko is walang helmet. Nagmumotor. Motor. Ang sinasabi ko sa kanila, ang helmet po ay sinusuot sa ulo, hindi sa kamay. Pag nadisgrasya ka ba, ang kamay mo ba ang unang hindi. For safety po tayo. Tsaka yung mga nagbibiting the red light po. Yun po. Nakakainis, i-explain mo pa sa kanila, no? Oo, papaliwanag. Siyempre, bago po kumuha ng lisensya, binibriefing po sa LTO yan eh. Ano po yung bawal, ano po yung tama. So, yung ibang motorista, hindi po natin masabi, matigas din po talaga yung ulo. Yung iba kasi yung helmet na nilalagyan nila ng ulam. Hindi, di ba nauso yun? May ganon. Gaano ba kalala ang self-entitlement ng mga nagda-drive dito sa Pilipinas? Kasi,
Yung iba, nagja-drive. Lalo yung iba po, magja-drive po sila. Hindi po namin sila mapapansin pag hindi sila gumawa ng violation. Yung iba po, nagja-drive ng walang driver's license. So, yung iba, pag nakadisgrasya, kahit, alimbawa po, ako po yung nakabangga. So, yung nabangga ako po is walang lisensya. Ibig sabihin, ako po rin po yung tama. Kasi nagja-drive po siya ng walang kasamang professional or kahit ano. Eh, kuya, kasi sa amin sa Australia, kahit hindi mo dala yung driver's license mo, okay lang. Basta kapag na-aksidente ka, may maipe-present. Kasi iba na iwan, nanakawa ng wallet, na o nawala kung ano man. Pero meron talaga. Wala lang physically. Dito ba sa Pilipinas, meron din ganun? In-honor ba yung ganun? Sa amin po, hindi eh. Ang unang-una po, pag nagda-drive ka po una, dapat dala mo talaga yung lisensya mo kasi hindi po natin masabi yung disgrasya. Pag wala pong lisensya, hinhold po muna namin sa may malapit pong traffic sector. So, doon po sila pinaliliwanagan. Kung may lisensya man po, kung nagkaroon ng aksidente, may iba po silang ipatatawag, yung alambawa mga kamag-anak po. Kung may lisensya man po, ipapadala. Para doon na lang po isi-settle sa may traffic sector. Pero paano nyo malalaman kung may lisensya nga siya o wala? Kung wala siyang physical license? Malalaman po namin yun. On the spot po, may dala ka po bang lisensya o wala? So basta wala kang physical license, pag wala po siyang dala-dala yung the time na yun. So malinaw po, yun. Malinaw. Pero sa tingin mo, ano bang mas malala or mas pasaway na driver? Yung mga public transpo o yung mga private? Tingin ko po yung mga public transpo. Kasi tulad po ng mga ibang pampubliko, yan, like jeep po. Wala bus. Po silang tamang babaan. Kung saan may pasahero, doon lang po sila. Yung mga bus, sa gitna po nagbababa. Eh paano, bigla pong may masagasaan po sa pasahero na yun. Di kawawa. Pero nanguhuli po ba kayo ng mga ganun? Nanguhuli po kami, mga obstruction. Yun, kasi nakakaabala po sa daan. Ayun po. Apo. In fairness din naman, yung mga bus kasi talaga number one yan eh. Kasi po. Din, ang dali nang makakuha ng lisensya ngayon. Totoo. Ang lapit po ng recto. Pero diba? Bilang kayo yung nandyan sa kalye mismo, natatanong ba ng mga boss ninyo o yung mga nag-aayos ng mga patakaran kung anong feedback ninyo na pwedeng i-improve ng traffic mm-hmm. ng ginagawa sa kalye? Ini-inform naman po kami, minsan yung boss namin, may nag-aano po sila, parang minomonitor po nila kami sa isang lugar. Bawa po, sa isang area po kasi dapat may, ang tinatawag po sa amin is body system. So pag may kasama po ako, hindi lang po kasi po pwedeng ako lang po yung mag-isa. Kasi kailangan ko din po kahit papano, 5 minutes na pahinga, water break. So, ganun po. Pag sira po yung ilaw po, kami po talaga ay yung obligado maging mag-conduct ng traffic na po na yun. Kayo hahawa. Ano pero ito, nasa public service ka. Meron bang family member na nakapag-inspire sa'yo kung ba't pumasok ka rin sa pagsiservisyo sa bayan? Unang-una po siguro tatay ko kasi retired police po yung tatay ko eh. Namatay po siya. SPO4 po siya sa may station 5. So na-inspire din po o bilang, before po pumasok ng bilang traffic enforcer, naging SK Kagawa din po ako sa amin. So, as pagiging public servant po talaga ako po. Parang nasanay na po ako na magserbisyo sa bayan kahit di naman po ganun napapansin. Ayun po. Ayun. Pero di ba nga, polluted masyado dito sa Manila. Hindi ba nakaka-apekto sa boses mo yung ini-inhale mo na mga usok? Oo, lalo na nasa gitna ka ng daan. Ano po? Ang laki ng epekto rin po. Lalo pag basa yung likod mo ng pawis sa tutuyuan po. Pag uwi mo sa bahay, uubuin ka. Di ka naman po pwede agad maligo kasi baka mapasbanga ka naman. Totoo. Mamamaus ka kahit wala. Nasa ano po ng trabaho talaga. Nasa nature po ng trabaho po namin. So paano yan? Nakakapagsali ka pa ba ng mga singing contest since lagi kang busy pagod? Ka sa trabaho. Oo. Ay, hindi na po. Hindi na po. Pati yung pagtugtog ko dati is natigil na po dahil mas priority ko po ngayon talaga yung pagtatrabaho dahil may pamilya na rin po. So, paano mo nami-maintain yung boses mo? I mean, kasi di ba pag hindi mo naman nagagamit, medyo kinakalawang ika nga sabi nila. Pero sa'yo ba, paano mo nami-maintain yan? Nami-maintain ko siguro unang-una, iwas yung bisyo kasi ako, minado may bisyo. Pero ano lang, bisyo saan? Sa sigarilyo. Yun, sigarilyo. Meron talaga eh, kasi di maiwasan po. Nilinaw lang naman natin. Okay. Opo, tsaka yung kahit sa CR, magkanta-kanta ka lang, ikaw lang naririnig, napapractice pa rin po yung boses. Di ba kayo may pito din kayo? Meron po, meron. Di ba napapractice yung ilalamunan mo doon? Pito napapractice din kasi nababanat po yung boses mo eh. Pagalit kayo,
Tabi mo. Lisensya mo. Wala. Ganun mo. Pero taga, kung gusto mo din naman kasi talaga, hindi man mawawala sa system. Totoo. Diyan lang yun sa system mo. Ikaw ba, ano yung mga hilig mong genre na kantahin? Like pop. Yan. Mahilig po ako sa ganyan. Mga love song. Uy! Yan, parang... Humuhugot. Pero ngayon nga na nandito ka na sa tawag ng tanghalian, ano ba ang ipinaglalaban mo? Pinaglalaban ko, siyempre, unang-una yung Pride ng Metro Manila. Kasi yes! Pride ng Metro Manila. Dito tayo ngayon eh. Tama. Kaya, ayun. Kung ano man magiging desisyon, North's feeling, this is a part of a... Competition. Tsaka nakaka-proud po. Salamat po. Good luck, Terrence. Huwag na nating pahulihin pa. Tawagin na natin ang ating second contender for today na si Josephine... Yamosa. From Luzon. Ayun. Hi. Hello. Welcome to Showdown. Hello. Ay, partner tayo ngayon. Oo nga, matching kayo ni Ma'am. Miss Josephine. Oh, pero bati muna natin yung mga bisita natin dito sa studio. Mga taga saan kayo? Hello. University of Pangasinan. Sumayaw. Oh, classmate ni Makoy. Pangasinan? Ayun, hello. Welcome sa Showtime Online. Kaya pala mga ka-height ni Makoy. Grabe ka kay Makoy. Mabreak na tayo kay Miss Josephine. Miss Josephine, kamusta po ang pakiramdam? Nandito na po kayo. Naghahalo yung kaba at excited ganun. Naku, huwag niyo po kong isipin yung kaba kasi nandito kami para alisin yung kaba. Ano po bang gusto niyong gawin? Ano, mag-exercise. Group hug! Oh, group hug! Group hug! Ano ni group hug? Okay po. Ate Josephine, ano ba gusto niyo tawag namin? Josephine na rin. Sige po. Hi, Josephine. Ano po bang pinagkakabalahan ninyo? Kasalukuyang ano po, nagaan sa bahay. Nag-ano po sa bahay? Marami pong ano sa bahay. Opo, ano po? Inaano po kayo sa bahay? Taong bahay. Housewife po kayo, tama. Housewife po. Housewife. Ano ba kadalasang ginagawa nyo? Kasi maraming ginagawa housewife. Sa bahay, oo. Kayo po ba? Ano yung hilig nyo? All around. Lahat? All around? Asikaso yung mga anak. Walang job description talaga ang mga housewife. All around. Kapit sa eskwela ng bata. Ilan po ba ang anak ninyo? Lima po sila. Working po ba? May mga kanya-kanyang family na? Yung isa tapos na. Dalawa. Dalawa tapos na. Ilang taon po yung panganay tapos yung bunso? 17 yung bunso. Tapos yung panganay, 28. At may apo akong isa. Ayun. Ano pong pangalan ng inyo pong apo? Claudette. Jesseline Claudette. Claudette. Opo. Pero sabi niyo po, ngayon full-time housewife po kayo, tama po? Opo. Before po ba nun, meron kayong work before, bago kayo mag-decide na maging plain housewife po? Lagi lang po akong nilalaban ng tatay ko sa singing contest, ganun. Ayun po. Ayun po. Opo. Ilang taon po ba kayo nagsimula mag-singing contest? Ten years old. Ganto pa lang kayo po nun. Tinatrainer. Ganto pa lang yung nagay ko. Ganto. Parang garapon lang yun. Pinapasaya ko lang si ma'am kasi kinakabahan niya. Ngayon po ba kinakabahan pa rin kayo? Siyempre, kahit na ano eh, medyo may kasama pa rin yun. Hindi nawawala yun. Oo, okay lang po. Gamitin niyo po yan para mas gumanda yung performance niyo later. Sino po bang nagturo sa inyong kumanta nung bata po kayo? Si tatay ko. Makanta din yung tatay ninyo? Opo. And nanay ninyo po? Nanay ko po mayaman na po. Pero mahilig po sa kantahan. Ma'am, na bagit niyo mahilig kayo kumanta? Kumukontest din po ba kayo? Opo, kumukontest pa rin po sa mga parting Bulacan na lang po. Kasi sa parting Bulacan lang? Bawal po kayo sa ibang Bulacan? Hindi naman po. Hindi naman. Pero ano-ano po ba ang mga contest ang nasalihan nyo na? Sa mga pistan, Santa Lucia, yun. Bulacan-Bulacan. Opo, San Marcos, Malolos. Malolos. Pero ito po ba yung first ever contest nyo sa TV? Ito po ba yun? Tawag ng tanghalan? Hindi naman. Saan na po kayo nag-contest dati sa TV? Bagong Kampiyon. Student Canteen, Stars and 45, ganun po. Kumbaga, rest backer din pala kayo dito sa Showtime dahil nag-Stars on 45 pala kayo, Mami. Sa mga nasalihan niyo pong yun, ano po yung pinakamatagal na kumbaga yung kumanta talaga kayo sa isang contest na sa ibang show? Sa Bagong Kampiyon. Bagong Kampiyon.
dun. Gano'n po katagal yung itinagal nyo dun sa pag-depend sa opo? Nag-dependent champion ako, 6 na linggo. Meron na po ba kayong contest sa TV na napanalunan? Naging grand champion yun po kayo? Yun po sa bagong kampiyon, nag-second prize po ko kay Camille Victorino. Saan nyo naman po ginamit yung perang napanalunan ninyo? Ay, binili... Ano po, pinagawa po ng bahay ng tatay at nanay ko. Noong dalaga pa ako. Hindi naman. Hindi malaki po yung premium nyo kasi... Hindi, maliit pa yung premium noon. Pero malaking bagay may value. Mura pa yung mga... Lupa, no? Materialis. Oo, materialis noon. E ngayon po ba, if ever, kung sakaling manalo kayo ng tawag na tanghalan, saan nyo naman po gagamitin? Eh, siyempre, sa dagdag sa pagpapaaral sa mga dalawa kong anak na nag-aaral. Para kay Claudette? Hindi, apo ko yun eh. May kasama rin yun. Pag may sobra. Pero ngayon, nandito na po kayo sa tawag ng tanghalan. Ano pong ipinaglalaban nyo at sumali kayo dito? Naiingit ako sa napapanood ko. Gusto kong magaya ko rin yung mga... Tama. Mga nakikita ko sa kanila. Never too late. Kasi nanonood lang ako, nasisiyahan ako. Parang gusto ko rin makita yung sarili ko sa kanila. Pero congratulations po ha, kasi nandito na po kayo ulit at lalaban para sa inyong pangarap. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Nangiti na si Ma'am nung kanina kinakabahan. From Luzon naman guys, punta naman tayo sa Visayas. Kaya naman tawagin na natin ang ating pangatlong contender na si Kim Rose Nemenzo. Hi Kim Rose. Hello. Thank you. Thank you. Taga saan ka sa Visayas? Taga Calatrava, Negros Occidental po. Uy, ano ginobra mo dito? Ha? Ano ginobra mo dito? Dito ko nagdako. Pero sa amin banda po, ano na, Cebuano na. Ang kasi, salita nyo. Opo, malapit na po kami sa boundary ng Negros Oriental. Boundary ng Oriental. Bisaya po, Bisaya po. Bisaya. Naku, bira ko lang po tanongin to. Unsa ginabuhat karon? Dito? Dito? Wala, naku dito, nagpuyo. So hindi na po ako nakatira nagpuyo doon. Nagpuyo. Hindi na siya nakatira doon. Maayong buntag. Puyo means... Hapon. Tumira. Tumira. Pero saan na po kayo naka-base ngayon kung wala na po kayo doon? Dito po ako nakatira ngayon sa Maykia po. Ilang years ka na ba dito sa Manila? Sa Manila po nung nag-college ako since 2009. Mga nasa... 10-year challenge, ha? 2009. May picture 13 years na rin po. May picture po ba kayo yung 10-year challenge? Meron. Nakakahiya nga po yung picture ko. Pero malay nyo, pag naging defending champion po, kasi meron kami show and tell dito. Mm-hmm. Pagka yung makikita yung picture. Makikita nila na ano, na dati payat po, kumukha po kong adik. Hindi po talaga bagay sa akin. Hindi po talaga bagay sa akin talaga ang payat. Kasi ang haba po ng leeg ko, tapos yung baba ko po mahaba lalo. Ganun. Parehas po tayo, di rin bagay sa akin payat. Palusot mo yun, Siki, kasi mataba ka. pero ma'am, nabanggit nyo, taga Quiapo kayo nag-stay. Opo. Ano ba pang ginagawa sa Quiapo? Kasi maraming ano dun, diba? Maraming iba-iba yung tinda, iba-iba yung pinagkakabalan. Kayo ano po kasi, nung nag-college po ako sa San Sebastian College, Recoletos po ako tayo, nag-aral. High school, doon po nag-high school. Yun. Basilica. Tapos, nandun na rin ako nagkaroon ng mga kaibigan, ng mga... doon na rin ako kasi nakatira, nag-rent ako ng room ngayon. So, malapit siya sa simbahan, malapit sa hospital. Ayun, malapit sa palengke. Kaya doon na rin po ako nag-settle. Ano po yung course ninyo doon? Mass communication. Mass communication. Pero paano naman po kayo napunta dyan? Bakit po sa Quiapo kayo napadpad mula kasi sa province? Malapit po sa school sa namin. School. I see. Ano ba yung, nung nag-aral ka ng course na yun, ano ba yung binalak mong maging nung pagka-graduate gusto ko po talaga kasi maging writer. Ayan. Pero actually ngayon, nagsisideline po ako as a writer sa kung anong mga mapasukan, ganyan. Kung may kailangan ng write-ups, yun po, nagsusulat po ako. At the same time, mas marami po kong weddings ngayon sa Tagaytay po, halos lahat. Kasi Tagaytay is wedding capital po ng Philippines. Venue talaga yan. Opo. So, shout out sa mga kasamahan ko sa banda, The Masterpiece Music Ensemble. Ayan. Pero may regular ba kayong pwesto or pinagigingan yung banda mo? Hindi po. Nasa ano po ako, regular po ako sa comedy bar every Saturday. O saan ayan. Yan? Para mapunta ka. Dragon's Lair Bar and Grill sa Makati po. Ayan. Oh. Sabi, sanay po kayo sa mawak na mikropono, sa maraming tao. Pero pag contest,
Iba yung kanina pa po ako nangangatog. Pero sa aircon lang po talaga malamig yun. Malamig lang po talaga. In fairness, ang lamig po talaga. Sa comedy bar, kailangan mong magpatawa din, no? May joke po ba kayo? Ha? Hindi ako nagjo-joke. Nagsusupport lang ako dun sa mga ano namin. Pinakamalulupit na comedians namin. Kasi minsan kasi pag sila lang, hindi nila nakakayang ibigay ang punchline kapag walang sumusuporta. Kailangan kasi may feeder. May feeder. May feeder. So kung may joke, anong paano yung suporta ng punchline? Kunwari, sasabihin nung magjo-joke na, oh guys, ito na nga. Alam nyo ba, meron akong sasabihin sa inyo. So kami yung sasagot na, ano yan? Naiintriga naman kwento kami. Kwento mo na sa amin. Babatin din. Para may kabatuhan siya ng, ano, ng story. So, tama po ba yan? Pagka kayo din yung, kunyari na-offend yung gino-joke, kayo po ba yung babawi? Tama? Yes, yes. Trabaho din namin yan. Para, kumbaga balanse, pambalanse nung show. Gano'ng katagal ka na dyan sa comedy bar? Diyan, 3 years na po. Yan. Matagal na rin, ha? Matagal-tagal. Tapos dati po, nag-ano, the library din po ako dati. Dati po. So, pero aside from pagko-comedy bar mo, eh, ikaw din yung parang pinaka-singer din sa bar na yan? Opo, actually. Ikaw rin mismo. Yung araw po namin na Saturday, kasi araw-araw po iba-iba yung entertainers. Performers. Merong, pag Friday doon, talagang comedy night yon. Mm-hmm. So pag kami sa Saturday, Diva-divo yung diva. Ano namin. Na may kasamang chika-chika. Ayun. Pero nandito ka na sa tawag ng tanghalan. Ano bang pinaglalaban mo? Ngayon po, gusto kong mapakita sa sarili ko at sa ibang tao na hindi lang po ako pang maliliit na lugar. Kayang-kaya ko rin pong lumabas sa aking comfort zone and yes. Gusto ko rin pong makaipon para pang paaral ko po sa kapatid ko. Yun. Yes. Yes. Maraming thank salamat. Thank you so much. Thank you so much. Pero eto guys, kung gusto nyong ipamalas ang inyong pangmalakasang boses, eh, meron tayong mga star hunt auditions this coming January 19 to 20, Pacific Mall, Mandaue, Cebu. Meron din sa People's Gym, Digo City, Davao. Tawag na, The Voice Kids rather, at tawag ng tanghalan kids, 6 to 12 years old po yan. At meron naman para sa mga teens, The Voice Teens, 13 to 18 years old po yan. Ayun. At tawag ng tanghalan, 14 years old and above. And search for the Idol Philippines, 16 to 28 years old. Ayun, yes, and gates open at 9 a.m. Bring your minus one, tsaka yung performance piece ninyo. Good luck! Yes, pero bago ang lahat, ito muna ang sabi sa YouTube ni Miss Jen. Watching from Abu Dhabi, maaga po ako gumising para manood ng live bago pumasok. Thank you so much. Oh, ito naman sabi ni Alexandre Santos from YouTube. Shoutout po sa family ko sa Valenzuela City, Karen Santos and Simon Peter. Oh, ito naman sabi sa YouTube ni Dark Knight. First time ko mag-online YouTube para dito sa Showtime. Oy, maraming thank you so much. Mag-invite ka pa ng friends mo, palakasin ng atin ng ating universe. Si Baton ba yan? Sabi naman ni Linlin Love from YouTube. Hashtag CK, ganda ng single nyo ni Vivory. Can't wait to hear the rest album nyo. Kaya naman, magpunta na kayo sa January 25 sa Sky Dome sa kanilang album launch concert. Support natin si CK and si Vivory. Ito naman sabi ni Mikey Mike from YouTube. Mas importante ang magpatawad, lalo na pag mahal ang mahal ang paninda. Okay. Oo nga naman. Ang witty nun. Pero minsan gusto rin yung mapamura ka. Pamura para sa paninda din kasi. Mahal yung bilihin. Next. Sabi sa YouTube ni Jaina Samudio. Samudio, CK and Vivory, sobrang ganda ng album nyo. May tama ka, nakaka-LSS. Kung kayo may gusto rin sabihin sa amin, huwag nyo lang kalimutan na i-tweet. Gamitin ang ating official hashtag na hashtag Showtime. Saya all the time. Yes. Kung naririnig yung music natin, pwede nyo i-download yan sa digital platforms. Ha? Yung single ng Gear V na May Tama Ka. Yes! Ang ganda nga nung tunog-tunog. Pero eto guys, dahil nauuso nga yung 10-year challenge. Boy. Meron tayong dalawang photo ni Faflash. Kanino kaya itong mga photos na to? First photo, please. Oy! Cute! Ang bagit! Ang kasit ng parang bata na to. Magkamukha pala talaga tayo ng bata, no? Oh my God. parang walang pinagbago. Oo. Ano lang, nagkaroon lang ng ilaw dito sa ano. Pero parang ganun pa rin. Baby face pa din eh. Cute!
Na, ano kasi nung hinihingan tayo niyan, nakikita ni Kuya Luke yung mga iba kong pictures. Sabi ko mamili tayo ng medyo okay-okay naman. Huwag yung mga dugyot. Okay. Oh. Okay na to. Okay na yan. Kasi dugyot talaga yung iba nung dati. But ano kasi eh, son of ano ka, di ba? Son of a beach daw ako, sabi ni Kuya Luke. Kasi lagi ako nasa beach. Oh. Actually, hinahanap ko si Ryle kanina kasi kailangan ko rin ng photo. Kasi yung mga old photos, Ryle po ang meron. Wala po ako. Pinose mo? Di ba may pinose ka, Maru? Si Ryle po ang meron talaga. Oy, meron pa daw isa pa. Next photo. Ay! Yung mga panahong ano, ang yung uso pa yung ano, bawal tumungtong ang langaw sa buhok. Hindi, tsaka uso pa yung ano, gel. Tsaka spiky. Ay, ang daya nyo, maayos na picture ng mga sinesend nyo sa kanila. Dapat kayo nag-research, Ate G. Para naabutan yung mga ano. Maayos na yan. Kasi yung time na yan, hindi pa uso yung smartphone. Ah, wala pa akong smartphone at saka digicam. So, yung mga photos ko talaga, puro studio. Hindi, kaya pala may dakasi doon. No? Ako magbibigay ng picture. May beauty pala. Pag nahulog yung butiki dyan, patay. Bakit naman? Tutusok. Ito, sabi sa Facebook ni Rika Gina Sulatan. Go lang ng go, Kuya Alvarez. Proud po ang buong Mindanao sa'yo. Yes, defending champion natin yan. Mamaya ibang mga photos ng 10-year challenge, abangan nyo po, marami pa pong nasa linya. Patingin ang mga collection mo sa akin, he. Pero ito, tawagin na natin ang ating defending champion mula sa Mindanao na si Raymundo Alvarez. Hello. Ewan ko ba dyan kay Rael, ang daming mahilig mag-collection ng ano photos. Hi, Kuya Raymundo. Hello po. Meron ka bang ano photo, yung 10-year challenge? No. Wala. Pero 10 years ago, ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Pink ba yung buhok mo dati? Kasi green to ngayon, no? Oo, green ngayon. Ano, magsasaka ako, nagtatanim ng palay. Oh. Wow! So ano, medyo batak ka kasi, di ba, pag mabigat-bibigat yung mga ano. Alam mo, ang magtanim ay di biro. Maghapong na kayo ko. Kanta. So ayun po, aside from that, ano pa po ba yung ginagawa nyo? Nagtatanim, magsasaka, ano pa po ba? Ayun, nasimulan ko na rin maging barbero. Pero naranasan ko rin maging isang lineman. Ano ibig sabihin ng lineman? Lineman, gumagawa ng mga sa kuryente. Oh, delikado yun. Electrical. Hindi. Sa ano, electronic company. Sa isang internet provider na medyo... yes. Medyo may hugot ako doon. Sir Ray, nanood kayo ng BBB? Ng BBB brother? Kamukha ko si Yam. Oo nga, nung lumabas. Sobrang dami nagsasabi sa kanya. Mukha niyo din pagkaibigan namin si Jory. Anong sinasabi niya po? Nung lumabas ako nung unang panalo ko, sabi, Uy Yam, lumabas ka na pala? Sabi, hindi po ako si Yam ate. Hindi. Nagkulay ka lang ng buhok mo, ikaw yun eh. Sabi. Wig ka lang. Pero ito, kahit masakit balikan ang kahapon. Babalikan natin, hindi, babalikan natin. Kaya ito, may show and tell tayo para sa'yo, Kuya Raymundo. Dinadamay mo kami, Riley. Hoy! 10 years ago, nakaupo sa bato. Di 10 years ago yan. Ay, di ba? Sorry. Kailan ba yan, Kuya? Din yan sa lugar ng partner ko. Kailan? Parang may kulay na yung buhok mo dyan eh. Oh, meron na dito. So, kailan lang yan? Ito lang. Oo. Bago lang din yan. Bago lang. Doon sa Quezon yan. Quezon. Ano pong ginagawa nyo dyan, Quezon Province. Kuya? Ano pong ginagawa nyo dyan? Sapa ba yan? Naglalaba kami. Naglalaba? Sino po kasama nyo sa Sapa? Yung partner ko po. Naghabulan pa kayo sa Sapa. Ano pong ginawa nyo sa Sapa? Naglalaba po. Ah, naglaba? Bukod sa paglaba. Naligo na lang din. Ay! Ala. Habulin mo ako! May habulan at may sisiran sa Sapa. Bukod sa paliligo. Wala na. Uy, yung Sapa niyo. Nagtampisaw ba kayo? Yung tampisaw na ganyan? Wala. Okay. Hindi kayo nagbasaan. Hindi kayo nagbato ng bato. Hindi, pero ako naranasan ko na din maligo sa Sapa. Ang saya. Kasama partner mo? Hindi, si kasama family. Buti malinis pa yung Sapa ninyo dyan. Oh, malinis pa sa probinsya kasi ng Quezon niya. Okay. Naranasan din namin yan sa Batangas, pero hindi namin alam. Lubluban pa na ng kalabaw yun na pag-swimming. Ay, totoo! Pero masaya experience. Masaya experience. Naranasan ko yun, tapos nadikitan ako ng linta. Oh, ay, totoo! Ala! Hindi namin alam kasi na ano na parang sa kalabaw pala or parang lubluban. Eh, kami naman tampisaw ng tampisaw mga bata maya dito. Ba't Makati? Tapos pagtingin, ayun na.
So, never na kami bumalik. Paano mo natanggal? Delikado yun, di ba? Maro. Hindi naman, pero ubusan ka naman ng dugo. Lalo na pag... Kasi lumalaki yun talaga pag nakihigip nila at ang dugo mo. So, pag naubusan ka ng dugo, hindi delikado yun. Delikado yun. Pagka ganun, pagka ganun. Hindi. Tsaka yung pinaka-safe para magtanggal ng linta is asin. Lagyan mo ng asin. Suka pwede rin. Oh, kasi, my gosh. Ganun. Kilawin na. Kilawin. Ikaw ba sa pagsasaka mo, di ba, sabi mo magsasaka ka dati, naranasan mo na ba ang madikitan ng linta? Hindi pa naman. Kasi, hindi pa? Kasi yung sakahang sinasaka ng mga magulang ko, wala naman siyang linta. Wala nang linta. Oh, wala nang siguro linta. Dahil napapatay sila sa fertilizer. Oh, namamatay sa fertilizer yung mga yun. Oh, kasi... Next photo tayo, please. Oy! Yung partner nyo. Sino alam yan? Alam mo yung napansin ako sa'yo, ang ganda ng mata mo, kulay brown. Oh. May partner na siya, Juliana. Maganda, masugatan. Nose to nose nga kayo. May partner na Juliana. Oh, ito naman, may challenge daw. Teeth to tooth. Walang mali siya to, ha? Walang mali siya. May asawa na Juliana. Rap ka dito, rap ka dito. Sorry po, sorry po, sorry po. May asawa pala siya. Masaya yung love life. Oh, asawa niya. Kulitan lang, kulitan lang. Dampi lang ng nose. 3, 2, 1 Magpe-perform pa daw siya. Grabe yung mga tao doon sa likod, kinikilig. Na, oh, yung assistant mo doon, si Nam, kilig na kilig. Magtatayo tayo ng fans club. Oo. Bumalik tayo doon sa picture. Sino ano bang meron doon sa picture? Hindi, kasama ko siyang nag-audition. Saan? Kung natatandaan nyo, pero... Ah, sa kabilang station ba to? Sige po. Kamukha ni ano, kasama ni ano, oo, kalaban namin teleserye yun, kuya. Rito Daniel. Kalaban ng Kadena ng Ginto yun. Makahaw dyan, next photo na tayo. Pero yan ba si partner? Hindi. Hindi. Hindi yan. Kasama niya lang mag-audition. Kasama niya mag-audition. Kala ko naman si partner, next photo. Pero ngayon nakakausap mo pa ba siya, kuya? Kasama ko siyang nag-audition, ano yan, contestant din. Contestant din. Pero ngayon nakakausap mo pa ba siya? Yan. Oo. Sa ano yan. Sa TNT house. Tropang TNT. Uy. Ayoy, yung group chat kayo. Oo po. Hindi meron kasi kayong tinutuluyan na bahay, 'di ba? Yung TNT house. Nakatulog ako doon dati. Audition mo din siya. Nag-audition. Nag-audition siya din siya. Kasama niya sa audition. Wait, ano ni Jessica oh. Next photo please. Oy! Yan ba si partner? Hindi. Ah, hindi pa rin. Ba't tandaan niyo yung picture na hindi si partner? Oh. Kaya nga buti hindi siya nagsiselos. Amo ko yung babae. Ah, si amo. Palis na ako na nung time na nanalo ako, tapos natalo ako. Palis na ako, pauwi na ako ng Mindanao nun. I see. Sinamahan niya ako sa labas para makasakay ako pauwi. I see. Kumusta ang amo naman? Ano pangalan ng amo? Mabait po yan, si Ging de la Cruz. Ging de la Cruz. Mabait. Hi, madam. May-ari ng Heads Up Barbershop. Ano bang payo niya sa'yo nung umalis ka? Sabi niya, good luck. Good luck. Ayusin mo. At saka para mahawakan mo ulit yung body yun. Mind. Oh. Sino nagkulay nito siya? Yung asawa niya po. Yung asawa niya yung nagkulay ng kanyang buhok. Kasi yung asawa niya, sa ibang bansa, nagbabarbero. All around siya, nagkukulay, nagre-reband. Lahat. Siya ba nagkulay niya? Sinabi ba niya pinagtripan niya lang kasi nagkulay din siya kaya kinulayan niya lang din yung buhok. So napagtripan ka lang niya? Oh. Pero maganda ha, in fairness ha. May bala ba bang palitan yung kulay na yan? Oo, gagawin niyang pink naman, tapos violet. Mas ganito yung kay Juliana. Hindi, may bala ka bang palitan, kuya? Yung kulay pwede ng hair mo. Po. Pwede naman po. Pwede naman. Pwede. Pwede naman. Pero sa ngayon yan, muna kasi tumatak sa mga tao yan. Yes. Oo, parang, oo. May recall sa tao. Naka-trademark siya. Naka-trademark sa tao. Meron pa ba tayong photo? Pa-show na, please. Sino yan? Yan siya. Ay! Nasa sapa po. Alam mo, may hawig kami. Wait lang. Parang madilim sa paligid. Nasaan kayo nito? Sa video okay po. Ah, video. Video okay, kasi mahilig kami mag-video okay. Oh. Ayun, maraming salamat, salamat sa'yo, Raymond. Thank you, Raymond, for sharing Thank you so much. So much. Oh, ito naman. Basa tayo sa online regaling sa YouTube kay Jazz Fatima. Kainis yung 10 years challenge na yan. Dinare ako. Dinner ako, i-post ko daw pic ni current eh. Walang current, tas deleted yung pics ni ex.
Ah, dinner siya. Oh. Humugot siya. Pero ito muna, sabi sa YouTube ni Nix Hemmings, tama ba ako? Gusto ko din mapanood ang 10-year challenge ni Juliana. Ganun pa rin. Isa pa rin yung... Abangan nyo bukas, marami pang mga entries bukas. Pero Nix, kung gusto mapanood yung kay Juliana, sana manood ko na sakali maging tayo kasi showing na ngayon yan. Oh, meron daw tayong isang 10-year challenge. Pakishow nga nyan kung kanino yan. Ay! Ang cute! Ay, alam diba mo, yung picture ni CK na yan 10 years ago, tapos 10 days after. Uy, grabe ka! Grabe ka sa akin! Akala ko yung PA ko sinabi. Wow. Uy, grabe! Parang ang conceal dyan, ha? Ate Don, motor na lang kulang. Akala ko, teddy bear. Oo nga, motor na lang kulang. Hindi, kasi kakakain ko lang yan. Ang cute, CK. Alam mo, after 10 years, halos walang pinagkaiba, CK. Ang cute-cute. Ang cute! Oo. Actually, ganun hindi katawan niya, malaki lang yung sinuot niyang damit. Ngayon. Uy, naiira si CK, huwag niyo ganyanin. Ano ko, alo kayo? Ha? Huwag niyo ano si CK. Ano ba namin siya? Uy, bakit? Ilabas niyo yung mga ano niyo dyan. Si CK na dati. Tama na yan, tawagin na natin ang bagong reigning queen ng Miss Cutie Intergalactic Sea. Wala kami pa kay Juliana. Wala kami pa kay. Sashi Gigil Esmeralda. Sino? Sino? Gigil. Sashi Gigil. How are you? Hello. Hello, guys. Meron ka bang photo 10 years ago? Naku, huwag nyo nang hanapin pa. Uy, dahil dyan. Pa-show na, please. Wala. Pero congratulations, ha? Oo, ang galing. Ang ating reigning queen. Thank you so much. Oo, ang galing mo kanina. In fairness, talagang tumbok na tumbok mo yung tanong. Ano nga yung tanong? Yung tanong, ano ba ang mas... Matimbang. Ang justisya o ang pagpapatawad. Patawaran. Ang galing. Ano yung sagot mo doon, Sashi? Ang sagot ko is, mas importante sa akin ang kapatawaran. Oo. Kasi yung hustisya, dadaan pa yan sa maraming proseso, sa batas. Oh. Unlike pagkapatawaran, ikaw mismo yung magde-decide sa sariling puso mo. Ikaw yung magle-let go nung pain na nararamdaman mo sa taong galit ka. Tama. Though proseso pa rin naman siya, pero hindi ka tulad kasi ng hustisya na may timeline. Ang pagpapatawad kasi, proseso din, pero ikaw na mismo ang magsasabi kung hanggang kailan mo ile-let go yung pain, di ba, yung everything. Tsaka, di ba kapag ano naman, kahit ako, kunyari, iniisip ko lang, pwede naman ako magpatawad, pero gusto ko pa rin ang hustisya. Correct. Diba? Meron namang iba, kahit nakuha na yung hustisya, hindi pa rin nagpapatawad. Eh kasi, aminin natin, mahirap naman talaga magpatawad. Hindi naman madali yun, lalo na kung gano'ng katindi yung nagawa sa'yo, no? True legend. Ayan, Sashi Gigil, meron ka bang mga baong vocabulario para sa amin? Ayan, kasi ako ay laking North Luzon. So, ang lingwahe namin dyan ay Pangasinense at Ilocano. Okay. Medyo kakaiba yung gay linggo namin dun compared dito sa Manila. Okay. Yung first mo na, first. Ang first word namin ay, na isishare ko sa inyo ay ang word na Socorro. Socorro. Suko na! Suko. Yan ba yung may krimen tapos... Soko yun. Socorro. Malapit sa krimen pero hindi suko. Socorro, nakakatakot? Hindi rin. Kanta yan eh. Multo. No. Murder. Murder? Hindi rin. Ang tamang sagot ay security guard. Oo, kaya yung mga bakla pag gumagala kami paggabi, naku, huwag kayong maingay, makita kayo ng Socorro dyan. Security guard. Pagka tumatambay. Second word. Next word naman is festaline. Peste. Buka. Festival. Hindi. Peste siya. Festival. Hindi rin. Parang si Rai. Hindi rin. Ah, hindi rin. Okay. Pwede magbigay ng clue? Nakuha niya na. Ano? Ano yun? Mukha. Mukha. Festival. From the root word fest. Festiline. And the third word? Humpy lumpy. Masarap yan. No. Chichirya. Mali. Pilay. Humpy lumpy. Hindi rin. Lampa. Hindi. Humpy-lampy. Clue, ito ay sinasabi mo pag ikaw ay galit na galit sa isang kaibigan mo na humpy-lampy! Social climber, ganon. Plastic. Nakakainis. Marami nito sa paligid. Malapit na. Filler. GGSS. Ayun, tama. Ano?
hampas lupa. Para mas pinaposh lang siya. You're really a humpy-lumpy. Ganon. Oh, humpy-lumpy mo. Hampas lupa is strike land. Tama. Strike land? Strike land. What is hampas lupa daw for... How can you explain hampas lupa to Jessica? Hampas lupa is a vernacular Tagalog word which depicts to a person who is below the economic stability of life. Living. It's actually a degradatory. Derogatory. Basta yun na yun. Pero negative. Negative. Yes. Negative word. It's a negative word. Oh, sino may entry? Juliana, galit na yun. Nakakatakot daw kasi mag-entry. Oo, kasi may, syempre may security guard. Pero saludo tayo sa mga security guard, syempre. Ayan, magbasa muna tayo ng mga comment. Sabi ni Nishka, ang taba niya noon ni CK, hot na hot siya ngayon. Hot pa rin naman, hot naman siya ngayon. Syempre, pag lichon, hot the yun. The glow up is real, ganun. Ang taba ni CK noon, chubby na siya ngayon. Oh, ganun CK! Ay, grabe nga! Ang laki ng braso. History repeats itself. Sammy, may entry ka ba, Sammy? Pag nakita ko yung 10 years before mo. Si Sammy may entry dun sa ating Becky Bolario. Go, Sammy! Ang Japan naman ng Festilin mo. Kung sabihan mo ako ng humpy-lumpy, sumbong kita sa Socorro dyan sa may kanto, eh. Oh! Galing! Galing! Safe. Oh, meron tayong 10-year challenge pa rin, oh. Sino kaya yan? May 10 years pa? Si CK ulit. Oy! Oh my God! Oh my God, Ryan! I'm sorry, Ryan! Oh my God! Ryan, ikaw pa lang totoong so boss, cute. Ano eh? Boss ano? Ano? Kaya mo yan, Juliana. Boss abos. Si Ryan, yung mga cool na earrings ba yan? Hikaw ba yan, no? Neon green! Mga panahon, wala pa akong sustansya dun, no? Wow! Naka-bling-bling! Pero in fairness, mas gusto na, parang mas bagay sa yung payatot dati kasi ngayon. Maraming salamat sa'yo, reigning queen. Thank you rin sa inyo. Galingan mo ulit bukas. Kaya, I will. Semifinals, kaya yan. Thank you so much, Sash Giger Esmeralda. Thank you. Kaday ng Ginto, right after it showtime. Maraming salamat po sa nanonood dahil binibigyan niyo po kami ng sobrang taas na ratings. Thank you so much po. Provinciano po sa Primetime Bida. January 25 po, album launch namin ni Vibory sa SM North, EDSA, Sky Dome, 6 PM po yan. And lumabas na po ang aming May Tama Ka sa lahat ng digital platforms. And number 3 po kami sa iTunes. Salamat yes. po. Wow, congrats! Once a bagay time, where every Sunday, 6:45 PM at mamaya po 6 PM yung vlog ko lalabas na. Yes. January 30 po, showing na ang batod General Ronald De La Rosa story. Pero bago tayo magpaalam, meron pa tayong isang nagpahabol na 10 years challenge. Ipakita na yan. Jessica! Jessica, para kayo sa ano dyan, anime, yung sa mga anime. Ay, dire, grabe si Mama Koy. Sabi niya may bigote ako. Bigote. You guys, you know, uso yung guys. Ay, sakali maging tayo showing na po. Sana manood kayo sa mga sine yan na meron bukas na yan. Yes, maraming salamat sa inyo, Madlang Online, na nakitutok sa amin ngayon. Nakisaya, magbabalik kami ulit bukas dito lang sa Showtime!